the honeymoon stage. I hope you're still the same way. You're so cute. You're silly. Alright, fine. But I hope you're still as nice as you were. Sobrang na-traffic ako, so tingnan ko kung ilang oras yung natagal ko sa pagluwas bago sa Manila. Okay, wait. I can find my phone. Oh my God, struggle is real. Okay, umalis ako sa bahay ng 6:14. Umalis ako sa bahay ng 6:14 a.m. tapos grabe, nakarating ako sa terminal ng 8:13, so 2 hours guys. My God, sayang yung oras. But andito na ako sa bus, kung manalilinig nun kayo, ano, may movie kasi. So ayun, kakain lang ako. Bumili lang ako ng food ko sa mini stop para dito na lang kakain sa bus kasi ayun nga. And naka-hoodie jacket ako. So mamaya na ako mag-OOTD guys ha. So ayun, sobrang traffic. Grabe, kinain yung oras ko. And ayun guys, ayun, bago mang after lunch guys, andun ako sa Tarlac. So yeah, excited na ako sobra. And ayun, magkakain lang ako and I'll be back. Kasi mag-retouch ng konting makeup kasi nahula sa sobrang inis guys. And yeah, I'll be right back. Bye! Guys, basag ba yung ano, yung audio ko? Kasi parang magkaroon ng problem dito sa camera. Walang tawiran. And ayan, dadala muna ako ng saglit sa SM kasi bibili lang ako ng paper bag para sa mga damit. And yes! Guys, mag-sneak peek tayo. Papakita ko kung ano yung pinamigay or binigay sa akin. And ayun guys, binigyan ako ni Adeline ng watch. So thank you so much, Adeline and Tita Edna. So binigyan nila ako ng unexpected gift.
So, well, lahat naman to unexpected for me. But yeah. Ito yung guys, napakita ko. Ito yung watch na binigay nila sa akin. Sobrang cute nito. And the bag. And yeah, so kakalkalin ko muna yan lahat. Punong-puno, sobrang bigat. Oh my God, bye. Oh my God, thanks God. Just got home guys. So nakauwi ako ng 7 PM. And ayan, sobrang oily ko na. Oh my God. Ang tagal ko nang 12 hours na ako naka-makeup. And yet, sobrang complete pa ng aking foundation. And I love it. So ayun guys, nakauwi na ako. And grabe na nakapagod. And meron akong kwento sa inyo guys. Ito yung mga nauwi ko guys. Sobrang dami kong nauwing damit and gamit. Breathtaking. So ayan. So ayun guys, yung dalawang bags na nadala ko. And hindi ko, actually hindi ko siya nabuhat nang mag-isa lang ako. Alam nyo guys, kukwento ko. Okay? Nung kinabahan ako na pag-alis ko. I mean, pagpunta ko ng bus station. So, syempre, binuhat ko siya isa-isa. Tapos, hindi ko alam kung paano ko sasakay. Hindi ko alam kung paano ko sasakay. Kasi hindi ko alam kung paano ko siya bubuhatin. Sobrang bigat nilang dalawa. As in, yung isa lang na bag, yung isang paper bag lang na malaki yung madadala ko. Tapos, ayun, tumawag na ako ng guard. Kasi ang tagal ko talaga nakatayo. Kasi iniisip ko, paano ko ito bubuhatin? Paano ko sasakay ng bus? And ayun, sobrang nag-alala. Tapos napagsakay ka na, of course, okay na, comfortable na. Tapos pinoblema ko na naman yung pababa ko. Nahirapan ako pa uwi, nabit-bitin sila guys. Kasi wala akong kasama at hindi ko alam kung paano ko sila. As in, hindi ko talaga sila mabubuhat. Kasi sobrang bigat nila. Tapos ayun guys, pagbaba ko ng terminal, merong sidecar, nagpahatid ako. Tapos, may ganang mahal na binayad ko guys, 100 pesos para lang tulungan niya ako magbuhat. Tapos binarat pa ako, hinihingian pa ako ng another 20 pesos para lang, kasi, ewan ko ah. Oh my God, imbes na tulungan na lang ako kasi hindi ko nga alam yung gagawin ko. Binarat-barat pa ako, so, binigyan ko na, so nakakahiya naman. And ayun, nagpatulong ako sa conductor. And buti na lang, nag-pray talaga ako. Sabi ko, paano to pag uwi? Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tapos ayun, nag-chat ako sa kapatid ko. Tapos, ayun, sakto uuwi na nanggaling work yung asawa niya. So, nagsabay na kami ni Kuya Kenneth. And ayun guys, bukas na ako mag-haul kasi super duper pagod na ako to the highest levels. So, puro black pala yung suot ko kanina. And sabi kanina sa akin, kaya ako pala binarat ng binarat. Para daw kung galing ibang bansa. Tapos binibentahan niya ako ng bag pack na sira. And binibenta niya sa akin. So, sabi ko, hindi po, okay lang. Tapos ayun nga, share ko lang naman yung nangyari sa akin today. But I'm so happy and blessed talaga. Grabe na, kahinga ako ng maluwag. And by next time, hindi ko alam kung baka maleta na yung dadaling ko next month. But yes, guys, please, huwag nyo kalimutan mag-visit sa EST. Hindi kayo magre-regret. Marami kayong makikita. It's super affordable. And nakakatuwa. So, yun lang guys. End ko na yung vlog ko here. So, thank you so much for being with me today. So, ayun lang guys. So see you in my next vlog. Bye!